So guys, for our vlog today, iulot ni Julie ang luya, guys. Hi guys! Julie is in the back hill. October na. October 1 in the Philippines. It's been a long time since the last time I had a vlog. So wala akong mga video na na-post, guys, kasi maraming nangyayari within 3 weeks. Hindi ako nag-vlog, it is because nagpahinga tayo. Wala akong... nabisi yung ating linya for the past 3 weeks. Okay, today. I was trying to change the setting of this camera because last night, Belle and I were talking and then I was asking him because Belle is an expert when it comes to photography. So marami siyang camera na ginagamit, guys. I was like, can you bring one of your cameras so I can do, you know, photography? Because Belle is coming. Mabalik na siya, guys. Kabook na yung ticket ni Belle. He will be back soon. And then, gusto kong maggawa ng photography pa. Like, something that I could do whenever we do travel. And then, ano pang gagawin ko? Ang sakit talaga ng tummy. Period ko ngayon. So, nagpunta kami kahapon sa dentist kasi dapat papabunot siya ng ngipin. Si Ashley ayaw magbunot ng dentist kasi kailangan daw losing na yung teeth before siya magbun. Alis siya naman ito, parang buwag. Eh, hindi pa, guys. Tago talaga yan, Julie. Ah, si Nicole. Sige na, ikuha na yung teeth. So, hindi na bunot yung ngipin niya. So, ang ginagawa ko, kasi doon na naman kami, yun din yung dentist ko, guys, sa aking braces. Actually, yung wife yung dentist. Sa akin, para sa aking braces. Pinatanggal ko na yung braces ko kahapon. Oof. I'm so free. Yung braces ko off na talaga siya, guys. Hindi pa siya ganun ka-align, but nababother ako kasi whenever I bite something hard, napoprostrate ako at the same time. Natatagalan ako kumain, guys. So, pinatanggal ko na. Sabi kasi niya kahapon, I really recommended you to have retainer. Pero sabi ko, wala akong budget ng retainer. Huwag muna tayong mag-retainer. Sabi ko naman, ang importante kasi sa akin, yung taas lang talaga. Kasi meron akong gap. Yung teeth ko dati, guys, hindi nyo alam. Siguro may picture ako, papakita ko sa inyo. Kung may photo naman ako. Meron akong gap dito. Like, dito. Malaki yung gap dito, guys, dati. So, nagpapa-brace talaga ako para dyan. But then, para kung tanga, hindi naman talaga importante yung baba na ipin kasi hindi naman siya nakikita whenever I smile. Hindi ko alam bakit pina-full ko talaga. Pina-full ko siya na magpa-brace up and down. Sana hindi na lang pala ako nagpa-brace down. No? Pero, whatever. Tapos na anyway. So, yun lang guys. Meron naman akong retainer sa taas. So, I still wear retainer. Hindi ko siya wini-wear madalas. Kasi, nahihirapan ako magsalita. At the same time, I had snacks. Whenever I want talaga. Nag-snacks kasi ako. And then, hindi siya maganda pag kumakain kasi parang may pumapasok na food sa retainer ng sa gums, malapit sa gums, guys. So, hindi siya recommended whenever you eat. Dapat remove yung retainer pag kumakain. Ginagamit ko siya at night. Gabi, lagi ko siyang ginagamit. And then, I just remove it. Morning. Sinusuot ko lang siya, gabi ko lang siya sinusuot. I'm braces free na, which makes me happy kasi parang light na magsalita. Ang dali ko na magsalita ngayon, hindi na ako nahihirapan magsalita. Then, meron dapat akong sasabihin, diba? Meron lang ako dapat sabihin. Kaya hindi ako nakapag-vlog within 3 weeks, guys. Kasi, last, 3 weeks ago, namatay yung uncle namin. And then, actually, nag-film ako pero parang feeling ko hindi ko naman... Parang ayaw ko siyang i-post. But again, I'll just explain to you why. Hindi ako nakapag-vlog. Busy kami, guys. Kasi nung namatay yung uncle ko, yung kapatid ko, pumunta siya sa parents ko na house. Kasi doon yung funeral ng uncle ko. So, syempre, para makatulong. And then, hindi ganun ka easy pag merong funeral. So, sobrang busy talaga, guys. And then, of course, I have 2 kids, 2 children, 2 students na kailangan kong i-take good care of. So, wala talaga ako masyadong time. Eh, nagbo-vlog naman ako, guys. Nahihirapan ako kasi I'd rather do a lot of chores and then taking good care of the kids
done filming. So, di ba, hindi ganun ka-easy maging solo parent, independent parent if you are alone. And then, taking good care of your kids. So, to all solo parents out there, I'm so proud of you guys. Especially yung mga magaling talaga mag-manage ng kanilang time. May time pa sa work, time to do the chores. And then, may time pa talaga sa kanilang kids. So, saludo ako sa lahat ng mga solo parents out there. Ang gagawin natin today? Nga, ang dami talagang nangyari yung like a week ago ba? A week ago, kinuha ko din yung uniform ng kids and I was very shocked. Kasi mali, yung ano guys, ito yung ano nila. Ito yung kulay ng kanilang skirt. And then yung sa top naman nila is parang yung regular na white top na may collar. Ito yung kanilang skirt. Yung kay Yashley, mahaba siya. Actually, I got the cloth. Kasi yung cloth na to, guys, mahal siya ng cloth. So, ano bang tawag? Ito may tawag si mama nito eh. Nakalimutan ko na. Mabigat pala siya pag sinuot. So, parang nahahatak siya pababa. That's why it's more like, pag sinuot ni Yashley, mahaba siya kasi nahatak siya pababa. Kasi mabigat-bigat yung cloth niya, guys. But then, yeah, I got two pairs of uniforms for the both of them. Which is really good kasi meron tayong pang change pag nadumihan yung isa. Lagi ko sinasabi kasi yung nung elementary kami guys, I think most of you will really relate to this, diba? Nung nag-school tayo, grade school, high school, usually yung parents natin sinasabi pag nagsuot tayo ng uniform, huwag nyo talagang dumihan yung uniform nyo para masuot nyo pa next day. Which is, sinasabi ko rin sa kanila. Init kayo, tapos nag-jacket. It's freaking hot and you're wearing a sweater. Anyway, ito yung camera ko guys. Na pinapa-boy ko kay Belly yung settings niya. Kasi maganda talaga to na camera, M50 to eh. Yung Canon M50. And then, gusto ko sanang bumili ng, ano, gusto ko sana siyang bilhan ng lens. Pero, sabi ni Bill, huwag ka nang bumili ng lens. Maganda naman yan na camera. But still, wala pa akong budget pang lens. Anyway, bibilan ko yan ng lens. Wag lang ngayon kasi wala tayong budget para sa lens. Sakit ng tame ko. Ito yung hindi ko napakita. Mga binibili ko no sa Mr. DIY kasi last 3 weeks. Like I said, maraming nangyari last 3 weeks, guys. So, may binili ako sa ano sa DIY itong salamin. Kasi yung salamin namin sa CR, meron kami salamin sa CR. Dalawa yun eh. Nabili namin yun sa Hammerhead. Hammerhead ba? Hammerman? Tama ba? Hammerman sa Zamis? And na-damage yung isa. Na-broken yung isa. So, wala na akong magagamit. Bumili ako nito sa DIY. I think, mga 200 plus lang ata yan, guys. Mura lang. Nag-iisip ako kung lagyan ko siya ng lights para magiging vanity mirror siya kasi nahihilig na ako mag-makeup. Gusto ko talaga subukan gumawa ng aking makeup tutorial kaya bumili ako ng mga brushes. Ito mga brushes na to guys. Pinili ko to sa Shopee. Para, mura nito but super 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 ganda ng brush niya. Yung brittle. Brittle ba tawag na to? Super super soft. Yan oh. Yan, organize na natin kasi dati wala akong lagayan, wala akong ganito dati. So, nagkalat sila lahat dyan. Ngayon, bumili akong apat. Sus, nabudol pa ako sa Mr. DIY, guys. Kasi akala ko, tag-kurenta lang yung isa. 65 pala yung isa nito. Ang liit. Pero maganda naman kasi nalalagay na maayos yung mga gamit natin. Tatawa ako nito kasi, eto guys, by the way, binili ko din to sa DIY. Alam nyo ba bakit bumili ako ng ganito? Ito yung lights. Kasi akala ko, yung lights na to, white. Ilagay ko sana dun sa mirror. Para meron tayong vanity. Mirror. So, Ginoo. Yellowish man day. Yellowish yung color niya, guys. So, ilagay ko lang siya sa ito, glass na to. Ginawa ko siyang lampshade. Kasi maganda siya pang lampshade. Warm siya sa mata. Sa gabi. Ganyan yung kulay niya. Chang. So, ito yung source of light ko tuwing gabi. Kasi, may sasabihin ako sa inyo, ha? Ito yung lights ko. Every time na nagsiswitch on ako ng aking lights, dalawa talaga yung magla-lights on. Dalawa yung lights ko dito sa aking room. Eh guys, ang mahal ng kuryente. Naghahanap ako ng alternative para sa aking lights. So, ang ginagamit ko, ito na lang. Yung lights na nabili ko sa
Mr. DIY, which is helpful at the same time, masarap siya sa mata talaga pag ginagamit. And then, hindi siya ganun ka-bright. So, like, every time na nasa igaan ako, and then I'm just watching a movie, or Belle called me. Yan lang yung ginagamit ko, guys. So, hindi ko kailangan ng super bright na light. Ito, sabi ko, magtitipid tayo. Hindi ko gagamitin tong lights na to kung hindi kailangan. Share ko lang kasi may plano kami ng mga friends ko. Plano namin magpunta ng beach next week. So, it's like, it's been 4 months since the last time na nag-beach ako, guys. That was my birthday, if you remember. I was with my friends, actually cousins, and Ruby and my sister, the girls, and Belle, of course, was there. Birthday ko yun, June 14. Yun yung pinakalas na nag-beach kami. Sobrang tagal na, like 4 months. O, diba? So, deserve ko mag-beach this time. I just wanted to, like, breathe a little bit. Like, I just wanted to give myself time para makapag-pamper naman. Not like some women do pampering, like, beauty thing. Gusto ko mag-pamper na andun ako sa beach na nakakapag-relax naman ako. And then, yes, pupunta kami ng beach ng friends ko. Kasama ko sila. It's been a long time since we planned for this. And every time my friends share about like, yeah, let's go here, here, here. Laging nakakansil kasi nga busy. Kung hindi siya busy, ito naman yung isa yung busy. Or ako yung walang time. Yung mga ganun. So, this time, talagang we try to really make it possible for us to go. And then, yeah, next week pupunta kami. And then, I'm just waiting kasi yung friend ko nag-order siya ng outfit sa Shein. So, hopefully, it will arrive before we go to the beach. Halaka. Hindi ko lang alam. Hindi ako sure kung dadating siya agad-agad. But we'll see. Kung dadating siya, yes, matutuloy kami by October 8. Kasi yan yung plano na pupunta kami that Saturday. Walang mga trabaho ang mga tao. Si Anne, walang trabaho. Ako wala. Well, anytime naman ako pwede. So, we'll go. Alam niyo ba, this is the beach na gustong-gusto kong puntahan yung birthday ko. But then, we inquire kasi doon. Nag-inquire kami doon. Ang mahal ng accommodation, ang mahal ng kanilang room. My goodness, hindi namin afford yung room. I mean, like, if you really wanted to save for it, you can go and stay for, like, what, 2 nights there. Pero, gosh, for me, like, ayoko mag-spend ng ganun kamahal for the room itself, kasi para sa akin, I would rather spend my days in a beach. I don't care about the room if it's cheap, as long as we have something to rest or something to put our things. Yun lang naman yung importante. We don't need fancy rooms. Pero kasi doon sa place na to, Dakak, guys, we plan to go to Dakak. Yung Dakak Beach Resort, it was a well-known resort that anybody who go there talagang maha when it comes to rooms kasi sobrang expensive. Kahit gusto nyo siyang i-search nyo siya sa Facebook page nila, like the Beach Resort in Dapitan, mamamangha ka talaga sa presyo ng kanilang room. It's really expensive. Dito lang kami, like we will just pay for the entrance fee, then we'll have some food and then enjoy the beach, but we will not stay there overnight kasi mahal nga ng room, guys. Anyway, may nagre-request sa akin gumawa ng vlog about how I edit my videos. And then, hindi ko kasi ma-focus, guys, kasi hindi ako magaling when it comes to, like, tutorial. Hindi ako magaling mag-explain. So, I will just say this shortly lang. Usually, when I do filming, well, I am using my Canon G7X for shoot. So, ito yung ginagamit ko to film myself. Hindi ako gumagamit ng phone. Before, yes, gumagamit ako ng phone. When it comes to editing naman, I use InShot for editing my vlog. Super easy to use. And then, I think you can use it for free. But if you wanted to use their, meron kasi silang mga tools, meron silang mga transitions, and then effects na pwede mo magamit, but you have to pay. I think it's not expensive naman. You can avail it for like ₱1,000 for the whole year ba? ₱1,000 or less than ₱1,000 for the whole year. Which is, ako kasi nag-pay ako. Yes, I am paying InShot for the entire year. Nakalimutan ko na kung magkano yung binayad ko, guys. But since
I love using InChat. This is not a sponsored thing, but I love using InChat because again, it's very easy to edit, though it's not very extra special. Yung editing skills ko talaga, hindi ako into extra fancy editing kasi wala akong talent when it comes to fancy thing. Like lahat, may mga ibang vloggers na they are putting many effects, and then yung mga magpapap na lang yung mga araw-araw thing or yung mga mukha lalaki, hindi ako ganun, or hindi ako mahilig sa mga ganun, guys. But then again, usually naman, if you are following me on this journey, like, you could be able to see super raw ng ating video. We are not really putting a lot of effort when it comes to editing. Super, super raw lang talaga. Like, raw. Kasi hindi ako mahilig sa super mini, mini effects na vlog. But then, I still admire those people who are putting their time and effort on making their vlog or video extra bongga. Yung mga ganon. So, yun lang, InChat lang yung ginagamit ko mag-edit ng video. Yung sa aking thumbnail naman, I am using PixArt. Again, hindi nyo rin magagamit yung mga extra effect, mga tools nila kung hindi kayo magbabayad. Mag-print tayo ng picture kasi lagyan natin ito ng picture, diba? Ang tagal ko na itong hindi nalagyan ng picture. Tingnan nyo ito, guys. Binili ko to sa store. Binili ko to sa Novo. Like, andito na to sa akin for like year na ata. Hindi ko pa napalitan yung mukha. So, palitan natin ang mukha. Sabi yung init sa labas. Mahangin pero mainit, guys. Baba tayo. Tara, mag-print tayo ng ating picture. Ito pala yung basag na tablet. Kasi binasag ni Ashley. Print tayo, guys. Yung teeth mo ay... Yung teeth mo nga, ayusin. Para mapaibot na to na sa... Luto ng pancit si Julie, guys. Yum. Pangit ng pagka-print dito. Hindi ko alam ba't na ganito yung kulay. Ang ganda niya. This was the picture taken when we went to Zamboanguita nung time na nag-dive yung drone ko sa tubig. I-taste natin yung gawa ni Julie na pansit. Di man ni pansit, bihon man eh. Lami ni siya pang bread. Di ko mag-rice pero mag-bread. Parehas rin ako calories. Pero anyway, pero kanina na ni calories daan, no? Nag-prepare pa naman ako, guys, para magkaka-abs ako papuntang beach, no? Abs. Meron kasi ako mga swimsuit na hindi pa nagagamit. So, sayang naman kung hindi natin i-display, di ba, guys? Di ba, guys? Isang bulan? Nus apa? Maglanap daw. Kasi mga natin. Hmm! Lumang talaga. Sampai juice. Kuchara. 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 Kapatid kong guwapo. Alam niyo mo to. Hindi guwapo si kuya. Okay ra? Ha? Ikaw na maghugas ng plato today. Wala kang pasok eh. Pero ano, may tingnan nyo, guys. Nagpa-print. Ewan ko ano nangyari sa... Ha? Yung nani kadako, pero grabe na... Ano nangyari sa picture na to? Inedit ko to sa PixArt. And then tingnan nyo, na-print na namin, pero anong nangyari? Parang nag... Ano ba yan? Highlight? Ano ba naman yan? Uy! Ano ba yan? You know, finish our lunch. Nagpunta yung brother ko dito. May kinuha. Maghanap tayo ng plane ticket. Ha? Ano? Maghanap ako ng plane ticket, guys. Kasi si Belle, sabi ko kanina, diba? So, November, babalik siya ng Philippines. And then, mag-stay siya within 2 months. 2 months din naman yung stay niya dito. So, babalik siya ulit sa US.
pagka January. So ang gagawin niya is before siya pupunta dito, attend muna siya ng camp kasi nga, 'di ba sinasabi ko sa inyo? He is really into karate, guys. So hinahayaan ko sinusuportahan ko yung mga gusto niyang gawin. And yes, he will attend a camp on November. And then, few days later, lilipad na siya dito. Hindi pa siya nag-book ng ticket. So, ang mangyayari kasi, di ba dati, like, yung first meet-up namin dalawa, and then yung second time na nagkita kami is, nagpunta akong Manila to meet him there. Pero ang mangyayari this time, sabi ko sa kanya, he's very familiar with the city anyway, like, Urquiza City. So, hindi na siya mawawala if he's flying from Manila to Uzames. Sabi ko, hindi na ako pupuntang Manila kasi, aside from mag-spend naman tayo ng money, hindi ka naman kailangan mag-stay ng matagal sa Manila kasi nilipad ka naman agad dito sa Uzames. So, ang mangyayari, I'm not going to meet him in Manila. He will fly when he arrived in Naiya on November 25th. He will be flying here in Uzames City pagka 26 ng morning kasi yung flight is 10:30 in the morning. So, dadating siya 12:30 sa Uzames Airport. So, I'll pick him up in the airport there in Uzames City sa 26. So, hindi na ako, again, hindi na ako pupunta Manila, guys. I'm gonna search for a plane ticket kasi kahapon sinabihan ko siya. Kumuha ka na ng plane ticket kasi yung Cebu Pacific, they are having a seat sale. Like, mura lang. And then, you know, like, mag-change kasi yan, guys, kung hindi mo kukuha, hindi ka kukuha agad ng ticket. Magbabago yan agad-agad. And, I know, ang dami niya kasi, ano, like, yung sa Cebu Pacific kasi, I used to fly with Cebu Pacific because Cebu Pacific is a really cheap. Yung ticket nila, very cheap. Although, I mean, like, yeah, cheap yung ticket nila, pero ang daming problema. Marami kami problema sa Cebu Pacific, pero wala tayong choice. Kasi, there are only two airlines na lalapag ng Uzames City, that's PAL and Cebu Pacific. So, ang sabi niya sa akin kahapon, kasi naiinis, nag-book siya kahapon, pero hindi niya natuloy kasi nga, nagka-problema yung kanyang link sa Cebu Pacific. Na-pressure, or parang siyang na-annoyed siya doon kasi biglang nawala daw yung supposedly booking niya something. Tingnan ko ngayon kung magkano na yung price ng plane ticket. Tingnan natin ngayon, guys. Kasi meron silang seat sale, talaga. I always encourage him na kung merong seat sale talaga, kunin natin yung opportunity para hindi ganun kamahal. Kasi for the past, yung pabalik-balik ako, diba, with him sa Manila, punta ako Manila, and grabe yung expenses namin when it comes to plane ticket. Like, para sa aming dalawa lang, gumagastos kami ng one way lang, guys, ha? Gumagastos kami ng like around, what, 10,000. Tapos babalik pa. So, mga 10,000. Kasi meron siyang mga luggages, eh, ma. Mahal pag may extra luggages ka. Cebu Pacific. Tingnan natin yung kanilang price ngayon. Sana meron silang mga seat sale talaga. Gusto ko nga mag-book na yan. You know what? This is something that I wanna share with you guys. If you are really like into travel, it would be better for you to book a ticket, for example, if you plan to fly next year. It would really, really, really nice to book your ticket this time because you would be able to find a good deal when it comes to plane ticket. And again, confirm na yung pabalik niya dito sa Philippines November, last week of November. So, yun. And then, maghanap ako ng ticket kasi para makapag-avail kami ng kanyang ticket from Manila to Uzames. So, may nakita ako, like, 588 yung seat sale. November 26. Ang problema, kahapon nga nag-book siya, hindi niya, na-annoyed siya kasi nawala daw yung link niya, guys. Bakit ayaw? Nangyari nito. Coffee na to eh. This is nice. Better. Way better than the other one. Thank you. Way better. Kasi itong isa. Tingnan nyo. Alak, tabesh. Tingnan nyo naman ito yung sound.
Ayan, mas maganda to, guys. Diba, I like it. Portrait. Inedit ko yan. Ganda. Ayun. Wrong spelling pala ako. Okay, yung flight will be November 26. Tama, di ba? Halakape! Bakit hindi po kukuli? Nagmura sila. Nagmura. Mura nila, guys. 388 yung seat. 388, tingnan nyo. Ito yung ano. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mas maganda talaga mag-book agad. Pag pa-fly kayo, like, mga 3 or 2 months before your flight, kailangan mag-book na kayo agad. Tingnan nyo yung mga price nila. Ang mumura lang, guys, oh. 599. Ito, oh. November 26, 388 na lang. See? Mura nito, guys. Hala ka. Dapat kunin. Bukas mag-change na to. Tulog na ata. Tatawag yun mamaya. Pero, may ginagawa kasi yun. Hala, uy, kalami. Mag-book ang ticket, no? Tapos mulakaw din ko pagka next time. Ah. Hala, guys. Barato. Rajud sinyo. Like, 7 na lang. Shucks, babe. I-message ko siya. I will tell him to get this ticket na. My gosh. Sobrang barato. Ang itong good shot. Anyway, guys. So, I'm so excited kasi magagamit ko na yung mga swimsuit na hindi ko pa nagamit, guys. Ito kasi yung swimsuit. Mayroon ako mga swimsuit sa Shein na hindi ko pa nagamit, hindi ko pa nasuot. So, at last, magagamit ko na siya. This one. Gusto ko sana siyang i-try on haul. Pakita ko sa inyo. But anyway, I was doing a try on haul on this mga swimsuit na to. Ito, guys, oh, super ganda. Hindi ko lang siya matry ngayon kasi may period ako. Ito, super. Super, super, super talaga. Masasabi ko lang, super. Meron siyang wear. Maganda siya. Excited. Excited na ako masuot. Ito, maganda talaga ito eh. Parang gusto ko itong suotin sa ano. O, diba? Skin tone. Color. Extra small from Shein. Ayan. Meron naman akong one piece dito. Maganda ito pang ano. Like, kasi naisip ko, gusto kong mag-free dive. Ito yung gusto kong gawin eh. Mag-free diving ba? Kaso lang, walang free dive malapit sa amin. Yung friend ko, may kakilala kong taga Dumaguete yung sabi doon, 2,000 daw. Free diving sa Dawin. Hindi ko lang alam kung pupunta kaming Dawin ni Belle. Pero Palawan, hindi ko alam. Mag-free diving ako. Gusto kong mag-free dive. Ito, maganda to suotin pag mag-free dive kasi safe siya at the same time, sobrang fit siya sa akin and stretchable siya. Fit siya sa akin. I like the color. Like, BB pink. So, para din siyang nude, diba? Gusto ko yung ganitong kulay. Gusto ko yung ganitong pink. Hindi siya yung pink na pang Barbie na Barbie. Ito maganda. Para siyang classmate ng nude. Nude. Hello, uy, excited na kumusot. Ah, hindi ko lang talaga siya na-try ngayon, guys. Ay, na-try. Unhol ko na pala to, pero hindi ko pa to nasuot. Ay, saktong-sakto pagbalik ni Bill, pupunta kaming beach. Good luck sa atin. Magagamit naman yung ating posing-posing. Yung pang-aurahan natin, guys. Excited na ako. May binili din ako sa Shein pala. Inaantay kong dumating. Kasi wala akong, diba, pagpunta ka ng beach. Dapat meron kayong mga earrings-earrings, yung mga necklace-necklace, yung mga ganun. Eh, wala ako. So, bumili ako. Nag-order ako sa Shein. Para maging kompleto naman yung gala natin, guys. Mag-pictorial kasi tayo. Yung Dakar kasi sobrang sarap na beach. Yun nga lang, sobrang mahal. Which is true. Mahal talaga siya, guys. Pupunta lang kami doon. Tingnan namin yung beach. And then, di kami magstay. Mahal siya. Subukan lang namin yung, you know, experience about sa place at the same time yung food. It's been a long time since the last time na nag-travel ako. So, gusto ko namang makapag. Gusto ko namang mag-breathe ulit. Gusto kong i-try mag-travel ulit. Because it's been a while. Anyway, asa na yun? Magpapanap ako nitong dalawa eh. Papatulugin ko to, guys. Balik. Hoy, matulog neta. Halimbang pa, ha? Mag-charge tag phone. May manawag dyan yun. Anyway, guys. Parang mataas na nata yung vlog natin. Update for today. So, I'll see you again on our next one para sa another update.
Alam ko it's been a while, but don't worry. I will try my best to make more videos, especially when Belle is coming. Ang dami nating malalagay na video dito sa YouTube channel na ito, guys. Don't you worry. As of now, mag-update lang tayo ng pakonti. But anyway, thank you for watching. Please subscribe if you haven't been subscribing to this YouTube channel. Don't forget to leave a like and comment down below. Huy! Asa makapunta? Matulog tama.